Sa paglipas ng taon, ang milk tea, ayan, mahilig ka ba dito, Audrey? Mahilig ako sa milk tea. Ayan, sa mga sikat na, ito ang pinakasikat na inumin ngayon sa bansa, lalo na sa mga kabataan at young professionals. Kaya naman, isang milk tea business ang binisita ng RSP team. At para alamin kung paano nga ba ang kwento nito ng owner na si Attorney Lawrence Gatpulitan. Ang hirap naman nun. Ay, panoorin natin to dito sa Negosyo Tayo. Ang milk tea o ang tinatawag ring pearl milk tea, bubble tea, boba tea at marami pang iba ay sinasabing unang naimbento sa bansang Taiwan. And since then, di na natin maikakaila na milk tea has taken the world by storm. Dahil dyan ay isang milk tea business ang aming pinuntahan upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. All right, attorney, to start off, can you tell us more about your business journey? Mag-start kami 11 years ago, no? Mom ko and yung ate ko, sila yung mahilig kasi sa mga sweets. Mm-hmm. They were the ones who encouraged us to venture into a milk tea business kasi nagustuhan nila yung product ng milk tea ng Thailand. Mm-hmm. What were your struggles and challenges along the way? Not everyone affords to buy this kind of ng drink. Actually, reasonable naman yung prices namin. Pero not every day gusto ng tao is matamis. Mm-hmm. No? So, madupa pa rin dumarating pa sa point yung tao is nauumay. So, ang ginagawa ng mami ko is nag-i-innovate siya ng mga bagong blends na patangkilikin ng maraming mga tao. May mga lessons ka ba na natutunan along the way together with your family? Talagang dapat hands-on kami. Mm-hmm. Sa business, kapag inalagaan mo yung store mo at gusto mo yung ginagawa mo, magiging fruitful yung result nun. You're a lawyer, your sister is a doctor. How is that possible? Time management, syempre, number one yun. Sa profession ko, ang mami ko naman, siya, parang nagbibigyan niya ako kapag meron ako mga importante mga hearing. Kapag free time ko naman, doon ako ikot sa mga stores para mag-manage. Same goes with my ate naman. Actually, mas more ang time ko sa business. Kaya nga attorney at least ako. Mm-hmm. Hindi ako attorney at law. Paano kayo nag-expand with the business? Nag-focus kami sa isang branch. Actually, ayaw namin siyang pa-franchise. Pero marami kasing nagliligaw before kasi nga nagusto nila yung blends namin. So doon siguro lumaki talaga yung business kasi ang daming gusto ng franchise from south, from north, no? Alam naman natin, there's so many milk teas out there in the market, but what sets you apart? Yung advantage din siguro sa amin is Kapampangan. No? Mm-hmm. Alam mo naman yung taste buds ng Kapampangan. Kasi tulad siya mami ko, then kami, Titi Kim, no? Madami pagdadaan ng kada drink sa amin bago namin siya ilabas sa tao. Kahit mataas yung costing namin kada drink, kahit maliit lang kikitain mo kada drink, we'll make it sure na makakapag-produce kami ng quality products. Mm-hmm. Bakit ba importanteng magnegosyo about mamamayang Pilipino? It's more business, more job opportunities. So, you're not only helping yourself for a revenue side, but you're also helping others, no, to have their own jobs. Can you tell us more about the milk tea that we see here right now? Pinakauna is yung Supreme Choco Malt. No? Bestseller namin sa milk tea base. Meron siyang cream puff, then salted cream cheese, no? And yung choco malt namin. Darap! Sarap yun. Super! Ay mas matamis kapag pinaghirapan. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Attorney L.A. Gatpulitan. Another business story at business tips na naman ay babahagi namin sa inyo next time. Kaya naman, tara! Negosyo tayo!